Hi mga buddy, bali ituloy ko lang yung pagtuturo ko sa manual transmission kung paano ito operatan. Bago magpandar, siguraduhin hook around inspection. Pero ito na-check up ko na para mabilis tayo. Tapos kung magbiyahe tayo, kailangan check upin natin kung may leak sa linya ng preno. Silipin natin sa may baba ng sasakyan, sa may gulong. Kung nabasa ng fluid yung gulong, ibig sabihin pag nabasa, may leaking ang linya ng preno. Tapos ganoon din sa clutch. Tapakan natin ang clutch pedal. Tapos tignan natin kung may leak. Ganoon. Tapos kung magpa-abanti tayo ng sasakyan, kailangan tumid yung direksyon ng gulong para hindi tayo maka-aksidente o tayo naman ang maksidente. Tapos kung nagmamaneho tayo sa highway, lalo pag sa siyudad o matrafik, minimum yung 3 meters na distansya o kasing haba ng kotse para kung masiraan man yung nasa unahan, hindi tayo mahirapan lumabas o mag-overtake. Tapos kung may dadaan na ambulansya, fire truck o patrol car, pagbigyan natin. Kasi kapag hindi natin pinagbigyan yun, magkaroon tayo ng penalty o violation. May katumpas din na multa yun. Tapos mapagalitan pa tayo. Tapos kung magbiyahe tayo, huwag kalimutan yung tolls. Gaya ng Terence, jack, tapos liabe, tsaka spare tire. Napaka importante yun kapag nagbibiyahe tayo. Tapos yung mga gates pala, kailangan alerto din tayo sa gates. Kahit na nagmamaneho tayo, kailangan alerto din tayo. Tinitignan din natin paminsan-minsan yung mga gauge. Baka mamaya overheat na pala yung makina natin o paubos na yung diesel natin. Napaka-importante yun. Tapos sa pa naman tayo sa clutch, bali may drawing ako, ipakita ko para alam nyo yung ayos nya. At saka sa cambio, para alam nyo yung direksyon ng cambio. Yan. Yan, yung bandang itaas, yan yung sa mga pedal. Yan, yung sa bandang kaliwa, clutch pedal. Tapos yung nasa gitna, brake pedal. Tapos yung nasa kanan, accelerator pedal. Tapos yung sa baba naman, yan naman yung direksyon ng cambio. Yan. Sa isuso lang yan ha. Sa ibang sasakyan, iba rin. Hindi pare-parehas. Yan. Bago tayo magpa-andar, siguraduhin natin na naka-neutral itong cambio niya. Ito. Ito ang cambio. Yan. Pag naka, ang palatandaan natin, kung naka-neutral na siya, ganyan siya oh. Yan, makalog-alog natin ng malaki. Yan. Yan, neutral yan. O nasa gitna. Yan. Iyon natin ang ignition switch. Yan. Yan, paon na. Sa kusina. Pag magpandar. Tapos, start. Dapat naka-engine low idle sa loob ng 5 minutos bago tayo magpa-abante. Habang nag-aantay tayo ng 5 minutos, i-check din natin kung gumagana yung mga ilaw, wiper, ganun. O mga signal light. Yun yung mga i-check natin habang nag-aantay tayo ng 5
minutos. Kung may 5 minutos na. Yan, bubusin na tayo ng 2 beses. Tapos, tapa ka ng clutch pedal ng sakad. Yan. Atake ng cambio pa kaliwa ng sakad. Tapos, atakin to pa. Yan, primera yan. Pasok na ang primera na cambio. Tapos, arayan natin tong parking brake. Pindutin itong lock. No? Tapos, tulak pa ba? Yan. Nakarayan na yung kuha natin. Parking brake. Tapos, tapakan ng accelerator pedal. Yung dandan. Yan. Tapos, arayan din ang clutch pedal. Yan. Makabanti na. Tapos, kung ibalik natin sa neutral, tapakan natin ang clutch ng sakad. Tapos, spot brake. Yan. Ibalik natin sa neutral. Sa gitna. Yan. Yan. Pwede lang arayan ng clutch. Dala naka neutral. Kung ipasok naman natin sa sekunda, tapakan ng clutch pedal ng sakad. Yan. Tapos, pasok natin sa sekunda. Tawa natin yung sa reverse. Yan. Pinulak natin pataas. Yan. Nakapasok ng second gear o sekunda. Yan. Tapakan natin ng accelerator pedal ang dandaan. Tapos, arayan din ang clutch pedal. Dandaan. Yan. Yan, mabanti na. Tapos kung magpa tayo, mag-neutral, tapakan ng clutch pedal ng sakad, tapos foot brake, tapos balik sa neutral. Yan, sakit na na. Tapos, kung ipasok naman natin sa third gear o 3-0, diretso lang po ba? Di ba, galing sa kuha na yan, i-diretso lang natin po ba? Yan. Tapak na sa clutch pedal. Tapos diretso lang pababa. Yan, pasok na ang tresera o third gear. Tapos tapakan natin ang accelerator pedal. Tandaan. Tapos arya din ang clutch pedal. Tandahan. Yan, mabanti na. Yan, tresera yan. Tapos kung ibalik natin sa neutral, tapakan uli ng clutch ng sakan. Tapos foot brake. Tapos balik natin sa neutral. Sa gitna. Ayan, nakalagay na sa gitna. Ayan. Tapos, kung ipasok natin sa fourth gear, itulak natin pakanan ng sakad. Ayan. Tapos, itulak pataas. Ayan. Tapos, tapak accelerator. Pedal. Tandaan. Tapos, area. Touch pedal. Tandaan. Yan, makabanti na. Tapos kung ibalik natin sa neutral, tapakan ng clutch pedal ng sakad. Tapos foot brake. Tapos bunot cambio. Lagay sa neutral. Yan. Sa kung naman tayo, kinta o fifth gear, tapak ang clutch ng sakad. Tapos tulak pa kanan ng sakad. Tapos hatak. Yan. Pumasok na sa fifth gear o kinta. Yan. Tapos tapakan ng accelerator pedal. Tandaan. Tapos aryang clutch pedal. Tandaan. Tapos kung ibalik natin sa neutral, tapakan ng clutch pedal ng sakat. Tapos foot brake. Tapos balik sa neutral. Yan. Sa pa naman tayo, reverse. Busi na lang ang 3 beses. Tapos tapak ang clutch pedal ng sakad. Tapos atakin pa kaliwa ang cambio. Tapos tulak pataas. Yan. Yan. Papasok ang reverse gear. Tapos tapak ang accelerator pedal. Daan. Tapos area din daan-daan ang clutch pedal. Yan, matras na. Up. Kung babalik tayo sa neutral,
Tapak ang clutch pedal nung sakat, tapos off brake. Tapos ilagay sa neutral, sa gitna, itong kambyo. Ayan, napa-neutral na. Ayan, kung titigil na, atakin itong parking brake. Ayan. Tapos antayin lang natin na maka 5 minutos na naka-low idle bago natin patay ng makina. Sana nakatulong sa mga gustong matuto. Kung ayaw nyo mag-like, okay lang naman sa akin. Basta ang importante na i-share ko din ang kunti kong alam at nakatulong din ako. Salamat pala sa mga nanood.